Magandang tanghali po sa lahat po, lalo na po sa ating mga kapatid po ng Panginoon. Ako po si Carlo at dito po ang aking asawa. Ayun lang, hindi ko po masyado marinig si Sister Valerie, si Ate Val. Hello. Dalawa. Kunin mo yung isang headset. Pagsabay mo yung dalawang headset. Okay. Habang inaayos pa nila. Wow! O diba? Ganyan talaga kapag may excitement eh. Medyo binibiti ng mga tagapakinig. Yan. So, sabi nga, there is always, ano diba? Worth the waiting. Ayan. Hello po kay Yes. Ay, kambal pala niya. Sister Norma Salis Cadiz. At sa mga taga-Malaysia, good afternoon. Sister Carol Isaig. Ayan. Sige po. Ayan na. Okay na po. Sabi ni Ate Judy Vergara, Kuya Carlo RC Vergara, kapangalan yung guest. Ayan, nag-list natin si Kuya. Ayan. Ayan. Hello, hello. Tanggalin mo muna isa. Ito. Hi. Oh, sige, habang... Sabi ni Ate Angie, wow, ganda at pogi ng ating guest from Makati. Yan. Alam mo, para silang ano eh, yung sa Korean. Mga K-drama couple. K-drama couple, yan. Sige, tita. Serving in unity to... Nandyan na po ba yung ating panauhin? Okay, gusto ko lang nung... Andiyan na po ba sila? Okay na po ba sila? Opo. Serving God. Okay, ayan, okay ba? Na. Ah, yes! Wow, finally! O, tawagin natin ulit! Ang ating mga bisita, Kuya Carlo and Sister Valerie! Bakunin po sa inyo, sa lahat po ng mga nanonood, sa mga kaabangers po. Maraming salamat po sa pag-invite niyo po sa amin. Salamat po kay Lord at pinag-meet po tayong lahat ngayong hapon. Maraming salamat po. Ako po pala si Valerie Zandueta. Hi, Hiraya! Ang ganda naman. Ayan, Kuya, Brother Carlo and Sister Valerie. Ayan. So, ngayong hapon na to, syempre ang ating real life talk, magsisimula na, kilalanin muna natin ang ating mga panauhin ngayong hapon na ito. So, maaari nyo po ba kaming, sabi nga, patikimin or kwentuhan ng inyong naging buhay kabataan? Sino po ba si Brother Carlo? Saan po ba lumaki si Brother Carlo? Ilan po ang kanyang mga kapatid? Sino-sino ang kanyang mga magulang? At ganun din si Sister Valerie. Nawala po yung audio nyo. Hello? Yes. Naririnig si Sister Valerie, pero si Brother Carlo ay hindi. Si Sister Valerie muna siguro. Sige, Brother Carlo. Nawala po. Ayan na. Meron ng sound. Ayan, okay. Ayan, na. Ayan, meron na. Okay na po. Aha. Hello, Sister Susan Lopez. Okay na po ba? May sound na si Brother Carlo? Ayan, mukhang nasa mga kaabangers sila kasi ay nasa coffee shop. Kaya nahihirapan silang sumagap ng sound. Ayan. Pero sabi nga, serving God in unity requires teamwork. Kapag ka sinabing serving God in unity, naroon nakapaloob ang salitang teamwork, di ba? Yes. So, pag sinabing teamwork, ang daming
ang daming halimbawa na ipinakita sa Biblia, di ba? Tungkol sa teamwork, tungkol sa serving God in unity or together in unity. Pero mamaya babanggitin natin yan. Unahin muna natin, okay na po ba ang sound ni Brother Carlo? Sound check po. Yun! Yeah. Okay na. Pinagpe-pray na po yung connectivity. Salamat sa Panginoon. Ano po, bunso po ako sa dalawang magkakapatid. Rubukto po ako ng isang single parent. Lumaki po kami sa traditional na pamumuhay po ng Pilipino. So, sa simbahan din po at karanas po ng maraming pagsubok ng kabataan, lalo na po sa identity po pag hinahanap sa eskwelahan ang magulang, lalo na po ang tatay. So, lumaki po ko na pinagis ng tatay ko po ay ang aking lolo at ang mga tito. So, iniimbita po saan ng tatay ko physically. So, ang sagot ko po ay nasa bahay. Madami yung tatay. So, yun po hanggang sa lumaki po ako sa mga madre ng elementary. Nursery to elementary. And high school po sa mga pare. At napasok din po ako ng seminary ng 3 months. And then, after seminary, lumabas po ako. Hindi po ako nagtuloy. Decide na lang po ako na mag-course ng engineering. And by God's grace po. Dahil nung panahon po na yun, active po ako sa extracurricular activities, which is BMX, extreme sports po. So, sa biyaya ng Panginoon, naging 3-time gold medal po ng Asian X Games. Nag-compete po sa Singapore, Malaysia, and Thailand. Yung nga lang po, hindi nanalo sa Asian. Ngayon lang po kasi nadagdag sa Asian Games yung BMX. Nung time po namin, hindi pa po. And then, marami pong pagsubok na naranasan hanggang sa ako po ay naimbita ng mga katrabaho ko po sa isang Bible study pagkatapos ng opisina, hanggang sa napansin ko po na bakit. Ayun. Kuya, masyadong kinuwento mo na lahat. Bipinin natin ang mga ka-abangers. Okay. Pakinggan muna rin natin si Sister Valerie. Sister Valerie! Sige, Ate Val. Pwede mo bang brief lang? Ayun. Sa family side mo po naman po. Opposite po kasi ni Carlo. Ako po ay panganay. Po, apat po kami magkakapatid at ako lang din po yung only girl niya. Opo. So, na-imagine niyo po siguro yung dynamics namin mag-asawa, punso at panganay. Dapat po, parang baligtad po yun, no? Dapat po yung lalaki yung panganay, tapos yung babae yung bunso. Pero, ganun po talaga na pinagtagpo po kami ni Lord. Yan. At hanggang ngayon po ay marami pa rin po kami natutunan tungkol sa buhay mag-asawa at sa buhay na dahil pinanggap na natin si Lord. Mukhang tita, dito talaga papasok yung serving God together. Bunso at panganay, paano kayang nagkatagpo sila? No? Uh-huh. Parang si Ate Valerie, may nadagdagan siyang panganay na anak kasi panganay siya. Tapos si Kuya Carlo naman, nagkaroon siya ng ate. Di ba? Uh-huh. Kasi bunso si Kuya Carlo, panganay si Sister Valerie. So ang bunso at ang panganay. Di ba? Pero Sister Valerie, sabi kanina kasi ni Brother Carlo, lumaki siya sa isang single parent. Kayo po, ano po ang may kukwento mo tungkol sa family mo? Parehas din po. Narinig po. Parehas din po. Lumaki naman po ako sa tita ko. Habang ang mother ko po ay nag-work po. Working mom po. Working single man. Yun po. Nung naiiwan po kami ng kapatid ko sa tita ko o sa kapitbahay. So, maaga po kami naging
independent. So parehas lumaki sa isang brought up by a single parent. Both by mom. Opo. Kaya po, saludo kami sa lahat po ng mga single mom, lahat po ng mga single dad, lahat din po ng uri ng mga magulang. Wow. At napakahirap po, alam po na, ngayon po naiintindihan na po talaga namin na mahirap pong mamuhay pag siyempre po mag-isa lahat ng mga anak. Pero yun po, by the grace of God, ayan, kami naman po ay lumaki at pinalaki naman pong maayos po. Hallelujah. Sabi ni Brother Richard, siya daw ay multi-parents. Actually, yes. Brother Richard, sila ay mga multi-parents dahil lumaki din sila sa lolo, tita, di ba? Hindi naman talaga, sabi nga eh, hindi naman din talaga parang nabawasan, kundi yes, diba? Parang ang dami ninyong magulang na nagmamahal sa inyo. Kaya lang kanina sabi ni Brother Carlo no, na parang sa school, minsan lumaki siya na parang yung identity niya dahil nga wala nga siyang tatay. Diba? Ano yung naging effect nito sa'yo, Brother Carlo, na lumalaki ka, na wala kang tatay? Siyempre, naghahanap ka ng tatay, di ba? Ano yung naging effect nito sa'yo? Yung mic po. Yung mic po ninyo. Yeah. Technical problem. Yeah. Lalo po ng elementary po ako. Madalas po pag alam ng mga madre na mamumuhay po sa aming paaralan na kami tibok na ng single parent, madalas po ina-question po kami. Parang natanongin na anong nangyari sa tatay mo, nanay mo. So ako po, hindi po maipaliwanag. So dahil murang edad pa lang po, ang pagkakaintindi ko, mas marami po akong tataw. Yun yan. Ano pagka inanap umatin po, ang aatin po, lolo po. At saka yung mama ko po. So, hindi ko naman po naramdaman na may kulang yung time po na yun. Hanggang sa parang nagkaroon po ko ng identity na inanap ko na. Sino ba talaga sa kanila yung tatay ko? Yun. Hanggang sa elementary po ko, in-introduce po sa akin ng great grandmother ko, nabutan ko pa po yung great grandmother ko, yung biological na tatay ko po. Pero nung time po yun, parang hindi ko ako po makapaniwala na parang, ay hindi, tatay ko yung lolo ko po, yung tito ko. Yun ang papa ko, yun ang tatay ko. Hindi yan. Hindi ko kami makapaniwala yan. So, parang baga po, hindi ko po accepted baga that time pa po yung may tatay po ko na hindi namin kasama sa mga atin. So parang nasanay ka na rin ng mga tito at tita, lolo, lolo ang nakasama mo. Pero hindi ka ba dumating sa point na talagang gusto mo ring makasama ang tatay mo? Sinubukan ko po yung time po nang nag-reach out po sa amin yung lola ko po sa father side. As nagulat po ako, may pinakilala po siya sa akin dalawang mata na kalaro ko po, kapatid ko po. Tapos, so parang ako naisip, hindi, isa lang ate po yung kasama ko nga po sa bahay. So sa murang edad po, parang naisip, paano ako naging ate yun? Tapos sinabi na, kapatid mo siya sa tatay. So, hindi ko pa po gano'n. Hanggang sa hindi pa po ako sa bahay nila, tapos nakita ko nga po, mas madami po sila doon. Lima. So, hindi po, wow, ang dami po lang namin magkakapatid. Yun ako. Pero panganay po kasi yung ate ko, yung boho, hanggang sa parang naisip po ko na bakit di na lang tayo magkakasama lahat. So, yun po yung kind of problem sa buhay ko. Hindi po masagot ng lola ko that time. Hanggang sa yung parang naisip ko, parang mas maraming magkakapatid, mas masaya. Yes. The more the merrier. So, 2+5 sila, di ba? Uh-huh. Paano naman kaya kay Ate Valerie? Si Ate Valerie naman. Kamusta Ate Valerie? Kumusta Ate Val ang
yung pamilya. Katulad ka rin ba ni Brother Carlo na tinanong mo rin ng nanay mo, bakit mami lang ang meron ako? Nasaan ang daddy ko? Opo, tinanong ko din po, pero siguro po hindi pa po nila alam paano po explain ng mabuti. Kasi parang lumaki din po kami sa hindi po open na pag magtatanong po, hindi po talaga nagsagot ng direct or hindi na lang po pinapansin yung mga ganun pong tanong. So pag meron pong i-fill up sa, pari po sa school na may nakagrade, father's name, ang tinuturo po sa akin ay disease. So hindi ko rin po alam ang meaning ng disease. Sa totoo lang po nung bata pa po ako. Dahil nga po, ipo ang term eh. Medyo malalim na po yung word na yun. So, wala na lang po akong magawa, kundi gano'n na lang po. Yun po. Nung panahon na nagkaisip ka na, dumating ka na sa punto na nakakapag-decision ka na, hinanap mo ba yung biological father mo? Opo. May kapitbahay po kasi kami, tapos may iniwan po yung father ko na contact details niya po doon po sa neighbor po namin. Hindi ko nalang po alam paano po nangyari, paano po nagsimula, pero naibigay po sa akin ulit yung contact details. Kasama po nang may picture po siya. Ayun po. Tapos doon po nag-start, college na po ako noon eh. So, college na po ako, nag-start po ako, nag-contact po ako sa kanila. Pero nasa abroad po pala siya. Ayun. Nag-email-email lang po kami. Noong pero, time na po yun. Tita, di ba pag ganyan, dahil laki sila sa single parent, have you ever felt insecure dun sa mga kaibigan nyo, especially pag may mga program, kumpleto yes, sila oo. Ng family? How do you felt? Akin po, parang normal na. Parang nasanay na po. Pero pag tumitingin ka sa, yung sa movie, parang totoo pala yun, sa teleserye. Pag nakapapatingin ka sa, pag nasa mall po, ayan. Tapos kung napatingin ka sa mga family, happy family sila, doon lang po napapaisip bakit ganun po kaya. Pero yung parang sa daily life, parang normal na po. Siguro pag may mga instances lang po na nakakaramdam po ng lungkot. Eh, kuya. Alam ko na siguro dapat magkatabi yung ano nyo, yung ear head. Kunyari, yan, sa kabila, mas malapit, yan. 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 Yeah. Opo, medyo. Yan, okay na. Yan, okay. Yung sa akin po, ganun eh. So, dahil po pinanganak po ko, wala na din po yung biological na tatay po. Normal din naman po kasi pag may mga PBT sa school, actually parang mas masaya po ako kasi ang dami kong tatay. Ilan yung tito ko po, tapos lolo, tapos pag ginanapan, kasi po ang tawag ko sa lolo is tatay, pag tito, papa, ganun. So, madami din akong mama, yung tita ko, mama ko din. So, parang apat yung mama ko, walo yung lolo, ano yung tatay, gano'n no. Pero ano no, pero po, sige bro, sige. Nung time ko talaga na, siyempre po, nung lalo nang nakilala po namin yung Panginoon, dahil turo nga po niya is honor yung father or mother para po kumanin natin. Ni-reach out po namin mag-asawa ang aming magulang po, tatay. At umating po sila ng aming kasal po. At by God's grace po, nilapit po namin sila sa Panginoon. At ngayon po, ang tatay ko po eh, nagsaserve na rin po sa CCM Bacol po. Wow! Galing talaga ng Panginoon. Mm-hmm. Pero maiba ako, mga foreigner po ba ang inyong mga magulang? Kasi may looks kayong pang-foreigner eh. Ano po? Hindi po. Pinoy po talaga. Pati father mo. Marahil po mix race po na rin tayo. Kaya yan. Ako po, may sa great-grandfather ko po is Hapon. Saan po Chinese? Kaya ang anak po namin, Korean.
Opa! Opa! Diba? Ang saya, diba? So, ang saya, no, kasi kahit talagang pag may Diyos ka talaga at kinatagpo ka ng Panginoon, ang una talagang gagawin sa inyo ng Panginoon, bubuuhin ka. Diba? Na para kang isang puzzle na may kulang. At ang gagawin talaga, hindi talaga papayag ang Diyos eh, na hindi makumpleto yung puzzle mo. Diba? Yung part ng puzzle mo na hindi mabuo. At nakakatuwa, no? Dahil talagang nang makilala nila ang Panginoon, nag-reach out, ni-reach out nilang kanilang mga tatay, at hindi lang nila na-reach out, nadala nila sa Panginoon. Amen. Diba? Pero, syempre, sa inyo pong pag-aasawa, nung kayo bago pa kayo mag-decide na mag-asawa, hindi ba ito naging isang challenge na paano ko mag-aasawa? Paano kung ang istorya ko ay maulit, 'di ba? Sa bubuuin kong pamilya. Nagkaroon ba kayo ng ganyang feeling? Ako po muna siguro kasi po nung hindi ko pa po kilala yung ex-girlfriend ko po na asawa ko, si Valerie. So, bata pa lang po ako, lalo na po ay yung alam ko nga po na yung tatay ko po ang tawag po eh, sa makabilang bahay, napansin po ng lolo at lola ko na parang medyo dumadami, parang nag-dumadami din ako po yung time na yun. Na lalo po nung ako po ay nagtatrabaho na, parang na ano po ng lola ko na baka anak, baka maging kagaya mo ang papa mo. So, nung nakilala ko po si Valerie, pinakilala ko po siya lalo na po sa lolo at lola ko, sinabi po nung lolo ko na hindi po kasi kinasal ang aking magulang. Anak, sana bago ko umuwi sa Panginoon, eh, makita ko kayong ikasal. At ang mama mo hindi kinasal, sana lumaki kayo at magsama, magkaroon ng sariling pamilya. So, yun na po, nakasal po kami. But, na, ano po kami sa Panginoon na, sabi ko po, lahat po eh, tadhana ng Panginoon. Kumbaga po, kung ano man yung nangyari sa buhay po natin, maganda o minakot, may binibigay pa rin pong gabay ang Panginoon po para maputol ang kasalanan po. Amen. Amen. Amen, Ate Ria. Ang ganda, no? Sabi niya, ang tatay niya sumakabilang bahay. Gusto niya pang higitan, di ba? Nahigitan mo ba yung bilang ng binilang ng tatay mo? Wala po kong naging anak sa iba. Actually po, dumating po ako sa time ng kinasal na kami na parang, Lord, siguro parusa ko na hindi kami magkaanak sa dami ng kasalanan ko po sa babae. Alam po ng asawa ko yan na bago na po ako nakilala. Dami ng kasalanan sa babae. Eh, paano ba naman? Tita, he got the looks naman, no? Yes, malaok. Kasi pogi eh, diba? Pero bago yun, malaman muna kasi natin, tita, paano ba nga sila nagkakilala? Hindi. Oo nga, paano? Ate Val, ikaw naman. Paano mo nakilala? Paano kayo nag-meet na mag-asawa? How the love story started? Ako daw po. Pamayari ko. 2012 po, yan po yung time na on fire po ako sa Panginoon sa Bible study. Actually po, napansin din po nung pastor ko po na nag-share sa akin, nag-disciple po sa akin, nasa langit na po siya, si Dr. Cristino Enriquez, taga Batangas din po siya. Meron na, sabi po niya sa akin noon na ang relasyon sa Panginoon para mag-asawa, kailangan nag-uusap, kailangan may tiwala at may pagiging, kumbaga po, may maayos na sitwasyon ng relasyon po na nag-uugnay po sa atin. So, kaya po nung time po na yun, nagulong-gulo po ako at napansin po ng aking pastor na naging boss ko din po na
parang every other week iba yung kasama ko sa Bible study. Hanggang sa pinag-pray over po ko. Tapos sabi ko po, parang kailangan kong hanapin talaga ang kagustuhan ng Panginoon. So, sumama po ko dun sa isang kaibigan ko po, naniyaya po ako na mag-isla. Sa isla po ng Calaguas, way back 2012. Tapos, dun po, nalabat ko sa ito ko, nakita ko, pagbukas pa lang po ng bomb, nakita ko po siya. Tapos, parang na-shock po ko na sabi ko, hindi po siya interesado sa akin. Hindi po ako pinapansin. So, nasa isla po kami ng 3 araw. So, no choice po siya. Makulit po ko. Kinulit ko po ng kinulit. Hanggang sa bago pa po matapos ang aming island trip, talagang pinurso po siya na makita po ulit. So, parang sabi ko, anong meron kaya sa kanya? Bakit sobrang interesado po ako? Hanggang sa nung nagkita na po kami sa Metro Manila, sinama ko po siyang Bible study. The same po with the Dr. Chris Enriquez. Na doon din po siya tumanggap sa Panginoon. At nung sinabi nga po nila ng mag-asawa po, ng pastor, na sana, eto na, tuloy-tuloy na po. Ayan, so by God grace, eto na po. Kaya wala, ayaw ni Ate Valerie magkwento. Dahil iba yung ginagawa ni Kuya sa Bible study. Nag-evangeligo ka ata. Iba-iba. So, pag hindi tumagal, ibang muna naman dadalhin sa Bible study. Ay, mga kabataan, ha? Huwag niyong gagawin niyo. Mga ka-baller, sinong nakaka-relate dyan? Linggo-linggo iba ang kasama sa, ano, sa Bible study, no? Buti hindi rin iba-iba yung, ano, yung Biblia na dala. Nakakatuwa yun, no? Na talaga naman, di ba? Sige, diba? Si Ate Val naman. Malaman natin yung side niya. Ate Valerie, di ba? Sabi niya, sa isla, di ba? Sa isla. Talagang... Anong isla po ba yun at mapuntahan na? Kalata, ganun. Anong isla yun? Kalatag? Calaguas. Calaguas. Saan po yung Calaguas? Camarines Norte, Bicol. Wow! Ay, maganda doon! Sobra po. Bicolana pala si Ate Valerie. Ano yan? Hindi, nag-meet lang sila sa island parang hopping or... Mutual friends po. Ayun. Bale po, may mutual friend po kami ni Carlo. Tapos, invite po kami na pag-vacation, akwenta po, weekend. Tapos, doon po kami nakakilala. Doon na po sa island. Kasi po may gathering po, ganyan, magbabanding po kayo. Lahat na hindi po magkakilala, magkakasama po doon sa isang trip. Yun po yung mga tinatag na joiners po. Ah, mga joiners. So, yun po. Yung iba po magkakilala na sila, yung iba po hindi naman. Pero by the end of the trip, magkakilala na po dahil nagbanding po doon sa place. Tatlo pong manliligaw na yung kasama po doon. Wow! Tatlong manliligaw, di ba? kahit tatlong yun, talagang mapursige si Kuya, no? Pero alam mo, Ate Ria, may revelation ako doon. Ano po, sige. Diba? Kasi sabi nila, joined, ano lang sila. Doon sila nagkakilala. Joint treat. Oh, yeah, joint. Alam mo, sa akin, handpick sila ng Diyos. Hinanpick kayo ng Diyos eh. Kalain mo, no? Na nag-joined lang kayo sa trip na yon, nagkasama kayo. Pero hindi yun aksidente. Ordained and planned by God. Orchestrated by God. Na hinanpick sila na parang, ilalagay kita dito, Valerie. At ikaw din, Carlo, ilalagay kita. At pagsasamahin ko kayo dahil kayong dalawa ang pagtatagpuin ko. Di ba? So, kalain mo, ang dami nilang common denominator eh, di ba? Both of them are, di ba, raised by a single mom. Pero, tingnan mo naman, nag-click sila. Di ba? Dahil Diyos talaga yon. Diyos ang gumalaw sa kanilang kalagitnaan. Yes. Pero, tita, gusto ko kasi malaman sa side ng girl eh. Sige. Tanungin ano yung, si Ate Valerie. Sige. Ano yung nagustuhan mo sa kanya? Pero sa umpisa, bakit... ini-snub mo siya, ganyan. Snubbish. Oo.
Paano? Kasi po kakilala pa lang po, ayun, kakilala pa lang po. So, siyempre po, hindi po na ako magpapakita na gusto ko po siya. Kasi po, kailangan po mag, ano po muna, di ba? Kakilala po muna, mag-usap po muna. Yung talagang parang, hindi po mabilis. Ayun, ayaw ko po na ganun kabilis. At, ayun po, bata pa nga po. So, gusto pa po mag-enjoy-enjoy. Pero po, eventually, yan, nung bumalik na po kami sa Manila, ayun po, ilang beses naman po kami na yun. Pero nung time na yun, business meeting pa po. Kasi, iyayak siya, hindi siya pwede. Iyayain niya ako, hindi rin siya pwede. Hindi po pala kami agad na nagkita. Nagkita, parang kinulit ko po siya, sabi ko pupuntaan ko siya sa opisina niya. Business meeting ko, ganyan. Na hindi naging... Na po yung nagsimula. No, hindi po naging business meeting, naging date po. Ang galing, di ba? Pero kanina, no, sabi ni Brother Carlo, na love at first sight siya kay Sister Valerie. Meron bang sinabi sa'yo si Lord? Ikaw, na... hindi, gusto ko malaman ko si Sister Valerie. Nung, kasi nung naispatan niya si Brother Carlo, ano ang naging dating sa'yo nang makita mo si Brother Carlo? Ano yung naging dating? Siya na love at first sight sa'yo. Ikaw naman, ano yung naging dating ng una mo siyang makita? Wala eh, hindi po ako type nito eh. Ay, wala siyang dating. Di ka na po... Parang na-develop, ano po kasi, parang ako po kasi, parang yung na-develop po talaga. Gusto ko kasi malaman po na yan. Parang siya talaga yung napatay sa akin. Kaya po parang na-challenge po ako na sabi ko, ano pa meron dito? Bakit? Hindi magtagpo yung schedule namin. Ayoko pansinin. Oo nga, sa sobrang bilis mo sa babae, ngayon humina ka, brother. So, pinurso ko po, parang challenge po ko ni Lord na magpara sa'yo, mag-pray mo. So pinag-pray ko po siya noon. Hanggang sa, lalala ko pa po, nasa isla po kami noon, may nakita po siyang magandang starfish. Gusto niya, sabi ko, kukunin ko. Nung nilubog ko po, sobrang lalim pala, hindi rin po ako marunong lumagoy. Sinisid yung dagat. Hindi po alam na hindi pala siya marunong lumagoy. Nakakatuwa, di ba? Ganun talaga yon, Brother Carlo. Mamumuhunan ka talaga ng malaki. Kapag gusto mo ang isang bagay, may gagawin ka at mo. Sabi nga eh, lahat talaga ng pinupuhunanan mo, may return of investment. Di ba? At naniniwala ko doon sa mga binilang mo na girls, wala kang investment doon eh. Hindi mo pinaghirapan eh. Kaya, di ba? Pero, ganun pa man, no? Nakakatuwa ang love story nila. Ayan. Natatandaan niyo pa ba? Natatandaan mo pa, Brother Carlo, kung saan at paano kang sinagot ni Sister Valerie? Opo. Kasi nung time po na yun, halos every week po na po siyang niyayaya ng Bible study. Tapos, napansin ko po nun, ito po yung unang mas nagbago kaysa sa akin. Kasi po, by that time, 2 years na po ako nagba-Bible study. Gumigimik pa po ako. Opo, alam po niya, sa kasalanan, namumuhay pa rin po ako sa dalawang persona na nakikita ng kasama ko po sa Bible study na napakabait po. At active po ako na every Sunday ma-attend. Tapos may Tuesday pa po, nagsiserve. Pero pagdating po ng weekends, may gimmick po. Yan. Tapos si Bal po, nung yayaya ko po siya, tumatanggi na po siya, hindi na po siya sumasama. Hanggang sa buti na lang po, sa kabutihan ng Panginoon, pinag-pray po ako ng ex-wife, ex-girlfriend ko po na ngayon wife ko po. Dahil kung sa iba po yung talagang iiwanan na po ako, pag i-give up po talaga ako. Wow. Ang galing ni Brother Carlo, no?
inilapit niya muna sa Diyos. Anong nakita mo? Anong nakita mo, Ate Rhea? Ba't sa akin? Diba, ang galing? Power ng prayer, yes. Yun nakita ko. Kasi ang galing dahil, diba, inilapit niya muna sa Diyos. Diba, si Sister Valerie. Mm-hmm. At dahil nga inilapit niya, alam mo, totoo yun eh. Dahil isang araw talaga, yung taong nagdala sa'yo sa Panginoon, kapag ikaw ay sabi nga ikaw, napihit ang puso mo sa Diyos, ang una talagang ipapaalala sa'yo ng Diyos, yung taong nagdala sa'yo sa Kanya. Yep. Kaya yun talaga yung ano eh, naging parang ano yun, napasok siya sa covenant ng Diyos kay Sister Valerie. Kaya kahit sabihin niya na double ang personality niya, di ba? May mabait, may bait-baitan. Pero dahil nga, di ba, tingnan mo ang nagagawa. Kaya minsan, wag talaga nating mamaliitin yung ginagawa natin sa Panginoon. Kasi kahit minsan sa puso ni Brother Carlo, kahit sa puso niya may pagkukunwari pa, pero hindi niya alam yung taong nadala niya sa Panginoon ay puro na. Di ba? At yung taong puro na yun uli ang nagmagnet sa kanya, pabalik sa Diyos. Sa halip na siya yung, sa halip na nabago si Valerie, nabago naman talaga, ano? Yes. Dahil nakilala niya ang Panginoon. Si Valerie naman ang ginamit para mabago siya. Mabago yung landscape ng buhay niya. Wow! Alam mo, sabi ni Sister Lindy Sandoval, God bless Palanga. Yan. Wow. Asisis kay Ate Charmaine pala. Yan. So, kailan naman kayo, eto, paano mo hinarap yung mga magulang ni Sister Valerie? Yun po. Yung una pong namit ko po is ang lola po at ang tita niya at ang mga kapatid. Ang nauna po pala yung bunsong kapatid. Parang birthday po ng kapatid niya. So expected ko po na idarang ko po yung kapatid niya. Tapos yung po pala na sinundo po namin sa bahay nila sa Paranaque, elementary po. So sabi, kayang-kaya. Pero nung hinatid na po namin yung bunso po nila, sa bahay nila, nagulat po ako ang dami po. May dalawa pa po siyang kapatid na lalaki. Nandun po yung tito niya, nandun po yung lola niya, nandun po yung tita niya. So, tahimik po talaga ako na parang, Lord, ikaw ang maggabay sa akin. Lord, kung ano man ang tanong nila tungo sa akin. At nung panahon po na yon, talagang sincero po talaga ako. Kumbaga, kasi po kung hindi po sincero ang isang maligaw sa kanyang kasintahan, hindi po siya willing makipagkita sa magulang. Galing. Panatantad yung aking katabi dito eh. Ate Valerie, ikaw ba, hindi ka ba natakot? Kasi syempre, lumaki ka na walang tatay. Nung nag-propose si Brother Carlo na gusto kitang mapangasawa, gusto kitang makasama sa buhay. Meron ka bang takot na humarap sa ganong sitwasyon na mag-aasawa ako? Na baka matulad ang family ko sa yung magiging, baka matulad yung buhay namin sa naging buhay ko. Wala ka bang ganyan? Walang sound si Sister Valerie. Hello po. Yan, okay. Yan, okay na po. Wala naman kung ganun kasi alam ko naman po na magkakaiba naman po tayo ng buhay or journey po ba. Yan, tsaka lagi ko naman po pinag-pray kay Lord. Sabihin po niya, yan, sabihin po niya kung hindi po si Cardo ay para sa akin. Wow. Lagi naman po akong hindi ko po talaga naisip na gano'n kasi ayoko po na mastick sa utak ko na negative po yun eh. Na gano'n po yung magiging thinking. Pero po, ayun, sa by God's grace po, naging okay naman po at mas naging masaya nga po kami dahil na konti lang po kasi kami sa family. Sila Carlo po ay marami talaga. So, nadagdagan po sila ng bagong anak. At po si Carlo, nadagdagan po kami at nga po meron kami. At si Carlo ay
talaga pong welcome na mo po siya sa family. Wow. Ayun. Grabe, no? Kasi may confirmation ng Lord. Nakakakuha ka ng tip. Kaya ka tahimik dyan. Di ba? Kumukuha ka ng tip. Natututo kasi ako. Diba? Mahalaga. Mahalaga yung may confirmation sa Panginoon. Yes. Diba? Yan, may salita ng Diyos. May prayer. O, di ba? Natututo po ako. Kaya nananahimik ako ng konti. Diba? Tsaka merong confirmation talaga si Lord. Di ba? Mm-hmm. Na... Oo nga, no, ang una din talagang inalis, no, kanina sabi nila, nabuo ang pamilya nila. Kasunod sila din talaga ang inayos ng Diyos. Inalis sa kanila yung mga fears, di ba, yung takot. Kasi, syempre, kung ikaw ay lumaki talaga ng wala kang walang tatay, di ba, may takot ka talaga eh, na baka, paano pag nag-asawa ako, yung tatay ko ay mga ibang bahay din, o kaya yung asawa ko, di ba? Parang, pero ang kagandahan sa Panginoon, kagandahan dahil nang nagkakilala na kayo, nakakilala na kayo sa Panginoon. At yung Diyos, inalis niya talaga yung takot. Di ba? Yung doubt, yung takot, dahil naniwala kayo na sa isa't isa, kayo talaga, doon pa nga lang sa pagkakatagpo ninyo eh, pinili na kayo ng Diyos para sa isa't isa. Confirmation na yun ng Lord eh. At ang ganda, di ba? Kailan po kayo nagpakasal at kamusta yung kwento ng kasal ninyo? Makulay po yan. Ikaw naman. Ay, 2017 po kami sinasal. Yun na po as... Dahil po yung pamilya po namin eh hindi pa po Kristiyano at nasa dating practice pa po. So medyo may conflict po kasi gusto po namin is Christian wedding. So yung ano po is yun nga po para wala po muna ng ano eh nag civil wedding po muna kami. Wow. After po na yung mag civil wedding, doon naman po sa traditional po na church wedding na nahirapan po talaga kami. Sobrang hirap. Saka magastos po talaga. And then yung third po is yung Christian wedding, which is napaka solemn and para po sa amin yun po yung kinoconsider po namin na may very meaningful wedding po ito namin. Yung Christian wedding po kasi yun po yung couples retreat, parang yes. Nag-rain yung wall of vows na po. Wala pa pong 1 year. Tapos po, parang dream lang po namin na Lord, sana magkaroon kami. Hindi po namin in-expect na doon po kami kakasal kasi in-invite po kami kasi pina-testimony po kami. Surprise po pala yung couples retreat. So, yun na po. Nag-renewal of vows po. So, we did that, ano po, 3 months lang. Yeah. Parang 6 months. So, nagkita po, 3 weddings po yung nagstand. Pinagpala talaga si Brother Carlo, di ba? Yeah. Tatlong kasal. Tatlong wedding, di ba? Talagang tinadhana ng tinadhana talaga. Talaga, di ba? Siniguro. What a move, di ba? Pero ang galing, ano, talagang sinelyuhan talaga. Sinelyuhan niya talaga yung pag-ibig niya kay Sister Valerie. Yan, talaga naman, no? Grabing pag-ibig yan. Yeah. Grabing puhunan yan. And, tita, kumusta naman yung life after marriage? Yun. Yung adjustment, meron ba kayong tinatawag na ganun? Well, nung di pa po kami kinakasal, umattend po kami ng Sunday service at nag-i-invite po kami ng mga bagong kasama po namin at mga kaibigan po namin na gusto din po namin na matanggap din po nila yung grasya na natanggap po namin sa Panginoon. Na before po kami kasal, parang ang Panginoon po ay nagbibigay ng mensahe through the pastor regarding po sa marriage po, yung pag-iisa ng dalawang tao po, yung union. Hanggang sa parang kami po ay nako-convict that time na parang, Lord,
nagsasama kami ng gusto namin ilapit sa iyo, pero kami hindi pa kami kasal. So ganyan po, hanggang sa nung may parang ano po kami, parang may kulang yun po. Hanggang sa nung kinasal po kami, doon po namin mas naramdaman yung blessing and guidance po ng Panginoon. Kasi mas, kumbaga po, mas tumindi po yung mga pagsubok namin. Yan. Hindi lang po matindi, sobrang tindi yung pagsubok. Pero mas naging strong po ang prayer po namin dahil nagitna po ang nabayin po kami ng Panginoon ito. Ano po yung matinding pagsubok na yun? Isa na po doon yung kinakailangan po namin umalis ng bansa dahil po sa security po namin, dahil sa dati po namin trabaho. Tapos umalis po kami ng bansa dahil dito po yung comfort zone po namin na parang ba't tayo alis? Everything is okay here. No? So will po ng Panginoon, sabi nga, God will lead the way. So nag-Singapore po kami. At sa Singapore po, mas nakita po namin yung kabutihan ng Panginoon sa bawat namimit po namin, lalo na po yung mga Pilipino. Sila po yung mas nagpapatotoo kung paano sila in-strengthen ng Panginoon, lalo na yung pamilya nila. Na dumating po kami sa time po na nasa ibang bansa kami na nag-iwalay po kami. Na parang maging maayos na si Val kasama ang mama niya sa Singapore at uuwi ako ng Pilipinas para arating yung mga amo ng buhay dito. So sabi nga, kung tadhana ng Panginoon na tayo talaga, kahit anong mangyari, tayo talaga. So nung time po na yun, iyak po sa Panginoon dahil ayoko po talaga mag-iwalay ka na. So natin ko po siya sa mama po niya. Sobrang bilis po ng transportation sa Singapore, miyak na po ako. Tumakbo na po ako ng train. Inabutan pa po ako. Paalis na po dapat po ako. Hanggang sa sumama na po siya sa akin, pabalik po ng Pilipinas. At pagdating po dito, pinasahan po ng Panginoon ang pagsubok namin at binago po lahat kasi po. Transition po yung buhay namin. Kumbaga, ang gusto po ng, ang mensahe po ng Panginoon na naramdaman po namin noon, siya lang ang Diyos at wala nang iba. Kung ano man yung hinhold namin, yung parang kinikip mo na ayaw mong isurrender sa Panginoon, sinurrender po namin sa Panginoon at lalo na po yung buhay po namin na nagtiwala po kami sa Panginoon na kahit anong mangyari, basta ang Panginoon ang maggagabay. God is with us, who can be against us? So, yun po. And everything po, ayan. Hanggang ngayon, so work in progress po. Alam po namin na mas dumadami ang pagsubok. Pero nung bumalik po kami dito sa Pilipinas, naging tawag po sa amin ni Panginoon na mag-host ng house church. By God's grace po, nung nag-house church po kami, mostly po youth, at lahat po halos sila produkto ng single parent or broken family po. Tapos kami po ay nakarelate at gusto ibahagi sa kanila na hindi po dahilan ng pagiging hindi buong pamilya mag-rebel sa Panginoon o lumayo sa presensya ng Panginoon at tumalikod sa Panginoon. Hindi, mas maging gabay po ito para mas lalong kumapit po sa Panginoon. Dahil ang sa Panginoon po, walang imposible po. Grabe, no? Ano yung pinaka main reason? Bakit kailangan nyo maghiwala? Is it about work? Or na-realize lang nyo, ayaw nyo na? Work po. Work. Work. Tinest kayo ng ano, kung alin ang pipiliin. Yung trabaho, in-offer sa inyo yung ano. Pero salamat sa Panginoon, ano? Dahil talaga, alam mo, nakita ng Diyos yung puso mo, yung sincerity mo para kay Sis Valerie. No? Kaya hindi pinayagan ng Panginoon. Grabe, no? Kapag kasama mo talaga ang Diyos, dadaan ka sa pagsubok, yun yung sinasabi sa kanyang salita, di ba, na kahit ano, yung dumaan ka man sa apoy, di ba, hindi ka masusunog, di ba? Duhaan ka man sa tubig, di ka malulunod. Mababasa ka, pero di ka malulunod. Di ba? Mapapasok ka, pero hindi ka masusunog. Di ba? Hindi ka masusunog. Yun yung kasiguraduhan talaga sa Panginoon. Ang ganda.
Yeah. And si Ate Val. Ate Val, ikaw naman. Kamusta ka after the marriage? Ano yung mga naging adjustments mo from being a single into being wife? Choppy. Hello? Ayan. Hello? Okay na po. Ayan. Sorry po. Ayan po. So, ayun nga po, ako po ay panganay. Tapos, sabi po ni Lord, ay you should submit to your husband. Ayan. So, medyo nahirapan po ako doon sa part na yun. Dahil nga po, panganay. Siyempre po, mahirap po kasi mag-a-adjust dahil panganay, tapos susunod po ako sa, hindi man po mas bata sa akin, pero yun sa bunso. So medyo may pagka-clash po sa umpisa, syempre po nag-a-adjust po po, paano po gagawin natin sa bahay, paano tayo maghahati ng mga gagawin natin. At talaga po pinag-pray ko lagi na lahat po ng gagawin, lahat po ng gagawin ko ay para kay Lord. At syempre po, para po sa asawa ko. Dahil mahirap po ang task ng husband dahil sila po ay ang magsuserve kay Lord. At talagang sila po ay sila po ay mag headship. Ang talagang, oh yun. Headship. 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 Yun po. Pero ayun po, hanggang ngayon naman po, sa lahat naman po ng mga mag-asawa ay tuloy pa rin po ang learnings yan sa bawat isa. Marami pong nadidiscover araw-araw at ano po, makikita po talaga kung paano po yung mag-work po si Lord sa inyo as a couple. Ayun po, marami po. Dati po kasi, siyempre po, ipusa na yung mga tao, yung mga kakilala niya, mga kapamilya niya na malaki na daw po ang pinagbago ni Carlo. Yan. Hindi po nila, si Carlo po ang, hindi po nila akalain na mag-aasawa. Yan po ang sinasabi nila. Opo. So, marami po ako narinig ng mga ganun kasi marami po siyang mga kaibigan, iba-ibang ages. Pero hindi po ako natatakot or hindi po ako natinag kasi alam ko naman na alam ko po yung pagmamahala namin. Yan. So, kasi po yung iba matatakot po eh. Kasi bibiruin, ganyan, ang dami po sinasabi. Pero in the end po, by the end of the day, kayo po ang magkasama na dalawa. So, kasi po, di ba, hindi naman po natatapos doon yung mga challenges. Po. Pero, ayun po, by God's grace po, ayan, kami po ay namuhay naman po kami ng kami lang po. Nag-visit-visit na lang po kami sa mga in-laws po namin, sa mga relatives, family po namin. Ayan. So, simula po nung nag-asawa po kami hanggang ngayon po ay naka-separate po kami. Kaya nakapod po kami sa mga magulang po namin. Pero po, hindi pa rin naman po nawawala yung mga bonding po namin. Ayan, pag church po namin, kasama po sila. So, yun po. Talagang si Lord po ang kumikilos po sa lahat. Ayan. Mga hindi po namin akalain na magagawa po namin sa buhay namin yun, ay nangyari. Naging opportunity na din po yun para may lapit po namin sa Panginoon ang aming mga pamilya, ang aming kapatid, ang magulang, ang mga lolo, lola. Dahil po sa nakita nilang pagbabago sa buhay ng bawat isa po sa amin. Sila na po mismo yung tumanggap sa Panginoon po. After many years of prayers po and pagsama po sa Sunday service po. Wow. Talagang napaghandaan nila ang kanilang future at inihanda sila. Actually, hindi sila ang naghanda, kundi ang Diyos ang naghanda sa inyo. Di ba? So, nakakatuwa, no? Dahil
Siyempre nga naman, pag maririnig mo na, hindi ko sukat akalain na mag-aasawa yun. Di ba? Parang ikaw ang dating, bakit? Di ba, no? Hindi ko masisisi si Sister Valerie. Siyempre, magkakaroon ka talaga ng isipin na ganun. Nga, no? Bakit ba ako? Di ba? So, ibig sabihin din, ate, Sis Valerie, natakot ka rin. At some point in your life, nagkaroon ka rin ng takot. Takot na, oo nga, baka isang araw nga, no? Ang nangyari doon, isang pulang po talaga. Kasi po, hindi po pwede na ma-stuck lang sa utak mo. Kasi sino pong kakausapin mo na doon? Sarili mo lang. Pag sinabi mo sarili mo, huwag na yan, hanap na tayo ng iba. Marami naman iba na single na hindi, na babae. Pero, diba? Pero diba, at the end, mas naging baligtad pa, mas loyal. Nararamdaman ko po talaga na mas mahal po niya ako kaysa sa mamahal ko po sa kanya. Parang sobrang ginagawa po talaga siya ni Lord. At naniniwala po ako na ganun din po ang pagmamahal. Wow. Ang pamilya. Yung mga dating kasama ko po sa gimmick, sa mga, ang tawag ko po dati kasi sa kasalanan ko po, Bible study na yun. Kasama ko na po talaga sila sa totoong Bible study ko. At nagugulat na rin po kami mag-asawa kasi hanggang sa, yun na po pala yung way ng Panginoon na tinatawag po kami na maglingkod para sa Kanya. Kasi po parang dati po, pag may problema ang kaibigan namin, nung hindi pa po kami mag-asawa, aayain po ako ng inom or aayain po kami ng gumimik, ganyan po. Tapos syempre po, pag hindi ka pa po sa Panginoon, ang advice mo, ganito gawin natin, palitan mo na yan, manag kayo ba? So yun po, naging iba na po. Pag naging takbuhan na po kami ng aming mga kaibigan, lalo na po sa buhay mag-asawa, hanggang sa para yun na po pala yung way ng Lord na maging discipleship po namin, maging ministry po namin yung sa couples po. So, doon po namin nakita yung mga imposibleng magkabalikan kung wala po ang Banal na Espiritu Santo at ang Panginoon po na i-ugnay po at i-restore, baguhin ang buhay na mag-asawa. Nakita po namin. Kaya dumami na po yung mga inaanak po namin sa kasalanan po. Ang aming mga D-group po. Yung mga dating in-invite po namin sa single ministry, sa mga single retreat, sinasal na po. At hindi pa po natapos yung pagsubok ng Panginoon doon. Naunahan pa po kami magkaanak. Hanggang sa yun po, ang tagal po namin pinagdarsal na magkaanak po kami. Hallelujah! Diba? Totoo talaga yung sinasabing, pag malaki yung kasalanan mo, malalim ang pagsisisi. At yung pagbabago talaga. Kitang-kita din. Kitang-kita talaga. At hindi lang siyang nagbago, kundi yung mga kaibigan niya. Yes. Siguro manifestation ng sinasabi niya, Bible study tayo, Bible study. Naging Bible study talaga. Kasi, di ba? Sabi nga, be careful what you wish for. Yeah. Di ba? Sabi nga, ang pagpapala ay nasa dulo lang ng dila yan. Ay, lagi niya, Bible study tayo. Ayan, binigyan ka ng maraming Bible study ni Lord. What you profess, sabi niya, what you profess, you possess. Yeah, diba? Yun yung ano eh, kaya maging maingat din sa mga pinoprofess natin. Dahil kung ano yung laging bukang bibig mo, talagang lalakaran mo yan. Diba? Lalakaran mo. At salamat dahil ang bukang bibig ni Brother Carlo at ni Sister Valerie ay Bible study. At ngayon yun talaga yung nalalakaran nila, yung Bible study. Ilan taon na po kayong kasal? Ano po? 27 po. Wow, 27. Hindi. 2017 sila kinasal. 2017. 7 years. Ooh, year of jubilee. Oh. Bago pa po kami. 7 years po kami. Kasal. Wow. So, 18 years. 18 years silang magkakilala, pero 7 years silang nakapaloob sa covenant ni Lord. Uh-huh. Diba?
Ang galing at ang kanilang pagsasama, ang kanilang kasalay, 7 years, sabi niya, di ba, jubilee years yan, di ba? At ito naman, tita. Ilang taon na ang kanilang anak? Yes, ilang taon na po kayo na nagkaanak at ilang taon na yung anak ninyo? Ito mo, maganda yung pagkidaya. Ito po, si Mrs. naman po. Close po ulit kayo. Hello? Yeah. Okay na po. So, pinasan po kami. So, siyempre po, ang next na pong tatanungin, dati po kasi, kailan kayo ikakasal? Ngayon naman po, kailan naman po kayo magkakaanak? Ayan. Lagi pong may upgrade yung mga tanong. Nag-level up. Opo, nag-level up po. So, nung una po ay sabi po namin, hindi pa po kami ready. Ayun po. At gusto pa po namin enjoy yung kami dalawa, ganyan. Parang mga honeymoon stage, mga ganda po. At mga ilang years, ano? Lagi opo. Sunod-sunod na po yung mga kasama po namin sa couples na nagiging family na po, na nagkakaanak na. At umate na po kami ng mga binyag nila, mga dedication. At kami po, na ilang beses na nakakarating na, ano bro, sister, yun sa inyo, kailan? So, okay. Ilang years po kami, ang sagot namin ay busy pa, marami pa kami. Puro ano na lang pong excuse na sinasabi po natin. Pero dumating po sa time. Pinanggap na natin na kanitang magpapakita. Mga ano po siguro, mga 5 years po, ayan. 5 years po kami naghihintay po na magka-baby. Dumating na po kami sa time na tanggap na natin. Sabi po namin sa Panginoon, Lord, tanggap na namin, Lord, kung ito yung will mo sa amin. Total, marami naman po kami mga spiritual na anak, aming mga ministries na nakiran at tunisiran. At marami po kami alagang aso, marami po kami extracurricular activities hanggang sa nagkaroon po ng pandemic. So, mas dumami po lalo yung Bible study po namin, yung ministry po, dahil Zoom po. Ito po, napakagandang story po na. Parang napit ko uli. Hello po. Ayan, opo. So for the longest time po, yun po talaga ang nasa prayer request namin lagi. Ang magka-baby po siya ng ate. At minsan po parang na-feel, siyempre po ako po, dahil ma-emotional, lagi po nag-try, laging nagtetest, laging failed. Ayan, lagi pong failed. Sobrang dami na pong mga nasayang na tapitis. Kasi po parang gusto mo talaga tapos umaasa ka, ganyan. Ipagpe-pray mo ulit. Pero lagi pong sinasabi sa akin ni Carlo na trust the Lord. Lagi po niya sinasabi kahit maging positive o negative, lagi niyang ina-assure sa akin na kung ano man maging resulta, trust the Lord. Kasi po, yun po yung time na nagdadasal po ko dahil yung mga Bible study po namin sa Zoom, umiyak po sa Panginoon dahil sunod-sunod po silang nabubuntis. Kami po, wala pa. So, umiyak po sa Panginoon, Lord. Alam namin, Panginoon, ang pangako mo, lalo sa Jeremiah 29:11. Ano man yung mangyari, para mo sa atin, may prosper po tayo, may guide tayo, at bless po tayo abundantly. Ngayon sa, sinurrender po namin na okay, Lord, kung alam po namin yung plano sa buhay namin, we live by faith, not by sight. Tapos hanggang sa, yun po, isang malaking biyaya po, nalaman po namin. Nagkaroon po ng timing, Lord. Siyempre po, parang napagod ka na iyak ka ng iyak, magpe-pray ka ulit, magta-try ulit, hanggang sa nagkaroon po ng time na yun na in-accept na namin na, Lord, okay na kahit kami na lang dalawa.
ano, total, mahirap naman namin yung mga pamangkin namin, mga kapatid namin, para mapasyal sila. At saka family naman po kami kung husband and wife lang eh. Pero syempre po, mas okay nga po kung may anak na po kami. At yun nga po, no, kung kailan po kami nag-surrender kay Lord na inaccept na po namin na kahit wala na po kami anak, nagsabi na po kami talaga sa kanya. Doon po pala, magsisimula na, nasa ano ko na po pala, nasa sinapupunan ko na po, yung anak po namin, si Laya. Hindi po kasi namin alam, dahil nga po, may picos po ako. At wala pong... So, ang picos po kasi ay pabago-bago po. So, nasanay po yung katawan ko na irregular po. So, parang in-expect ko na, ah, okay, pag wala ako, talagang dahil na yun sa sakit ko. Hindi ko po namalaya na, ay, kaya pala delayed dahil meron na po pala ako. Wow. Anak. Napigyan na po pala kami kay ni Lord. So, nagpe-pray kami, pala answered prayer na pala. Wow. 5 months na po pala. Kaya po pinaka-official na nalaman po na si Raya po ay nandito na yung wedding. Ayun nga po, yun po yung date ng civil wedding namin. So, anniversary na po yun. Nung time na yun. Kaya po, ang unang check-up po namin ay ultrasound. Nag-date po kami. Anniversary date po namin. Nagpunta po kami ultrasound. Ito na po. Ang ganda. 5 months na. First semester, closer po ulit kayo. Closer po ulit kayo? Yan. Yung signal. Hello? Yan. Apo. Okay na po. Ayan po. Apo. So, nalampasan ko po yung first term na yung mahirap po, yung mga sinishay po ng mga mami na mga nagsusunod. Kung ano-ano pa pong pagbabago sa pagbuntis. So, ako po ay walang kahit anong sign. Yung body ko po kasi ay medyo ano po talaga ako. May weight po talaga ako. Yan. So, hindi rin po nakita. Hindi po siya, parang bumilog. Hindi po kasi bumilog. Wala rin po morning sickness. Ano lang po ako, inaantok. Yun. Yun lang po yung naging sign talaga. Talagang tulog lang po ako natulog. Akala ko dahil maaga po ako gumigising. Maaga po kasi ako gumigising dahil nagluluto ng breakfast ng mga workers. Eh, tapos, pagkatapos mo na matutulog ako, yun po ang lagi kong ginagawa. Sabi pala ako. Wow. Ayun po. So, ano po, talagang binigay na ni Lord na ito siya na. Buna po yung bata eh. Kasi po, di ba, may stage na parang maselan. Ano po yun? Yung parang kasing liit na munggo, ganyan. Hindi po namin nakita yun. Ito po, kasing laki, malaki na sa mansana. So, hindi po namin nakita na kasing liit siya ng munggo or lalaki pa siya maging orange siya or yung mga comparison po sa fruits, di ba? Siya po, ano na? Ano ba tawag doon? 5 months na. Buo na. Buo na po. 5 months? May picture na po. May picture na po siya kagad doon. Wow! Hallelujah! Napakagaling, no? Yun talaga ay bunga ng mga paglilingkod, di ba? At kanina, sabi nyo nga, no, parehas kayo, halos sabay kayong naglingkod, eh. Di ba? Yung love story ninyo, kasabay ng love story ng paglilingkod ninyo sa Panginoon. Kaya naman talagang working, ano, serving the Lord together in unity. Di ba? At mula pa lang sa inyong pagkikilala, handpick kayo. Pinili na kayo ng Diyos. Kaya pala ganun kayo nagkakilala. Dahil pinili na kayo at dinistined kayo ng Diyos na magtrabaho sa kanyang kaharian in unity. Wow! Grabe, no? Ngayon, ilang taon na po ang inyong anak?
3 years old. Hi, Hiraya. Hi, Hiraya. Ang galing. Bunga ng pag-asa, dasal hangarin, biyaya ng Diyos. Yun po, Tagalog po yun. Bye-bye, Hiraya. Yes. Hiraya ay Filipino, ano yan eh? Filipino term bye-bye. Ng I'm coming, ako, hoping, pag-asa. Ako, hoping po, yes. Pag-asa. Dream hoping, po talaga. Pag-asa. Ng pangalan. Diba? Habang naglilingkod ka talaga sa Panginoon, the more na yung may pag-asa ka sa mga bagay na hinihingi. Kasi nga, diba, ang nakita ko doon, no, yung pag-asa nyo, hindi yun magiging pag-asa, hindi yun magiging hope kung nakita na ninyo. Diba? Kaya may pag-asa, kaya may hope sila, kasi hindi pa nila nakikita yung bagay na pinaniniwalaan nila. Kasi hope yun eh, that's hope eh, diba? That's faith. Hope and faith, they go hand in hand. Diba? Walang-wala, hindi ma-establish ang hope mo kung wala kang faith. At hindi magmamanifest ang hope, ang faith kapag walang hope. Mm-hmm. Diba? Kaya they go hand in hand. Diba? Wow! So, ibig sabihin talagang ilan taon na po kayo na nag-joint force kayo, nagsiserve kayo sa Panginoon ng talagang in unity. Eleven years po. Wow. Nag-serve. Simula nung sa kids ni mga. Hindi, okay, yung full-time ng mga welcome. Hindi magkaiba pa tayo. Opo, dati po kasi magkaiba po kami ng ministry. Grabe, no? Ngayon po, ano na po ang ministry ninyong mag-asawa? May common na din po, madami na din po. Sa welcome center po. At saka sa information management team, and siya po sa social media and branding. Hindi nagkakalayo yung ministry nila, no? Makikita mo sa information, sa welcome, tapos sa social media. Di ba? Parang ganun talaga kayo pinagtagpo ng Panginoon. Nandun talaga yung unity. Kaya siguro ang tema nila ngayon, serving the Lord together in unity. So ano po ang masasabi ninyo pag sinabing serving the Lord together in unity? Akin po, cooperation po talaga. Kasi po, before po, dahil po mag-iwalay po kami ng ministry kasi na po may baby po kami. Yan, so, nag-adjust pa po dahil pinalaki pa po namin siya. Ganyan. Ngayon po, ay kaya na po namin mag-serve ng sabay at syempre kasi po yung mga meetings din po. So, all about cooperation and time management po talaga na ipag-pray natin na ganitong day, sana maging parehas ang schedule natin dahil sino po magbabantay sa bata? Hindi po kasi pwedeng hindi po pwedeng ipaiwan sa church o kasi po pag may service lang po pwede. So kailangan po nakabalance din po yun. Mula po kasi nung nalaman po namin nagbuntis na po kami, nag-decide na po talaga kami maging hands-on po anak po namin. Dahil sabi po parehas ay lumaki sa lolo't lola, mga tito-tita. So ito po, dinedikit po namin sa Panginoon na alagaan po namin siya at gagabayan at dinedikit po sa Panginoon na lumaki ng may pagmamahal at may pananambalatayan sa kanin po. Ang tanong ko po, paano nyo po nababalance yan na hands-on kayo kay Hiraya? Baka po sa ministry, baka full-time po talaga kayo sa church or meron po ba kayong trabaho or pinagkakaabalahan pang iba? Sabi ko nga po, full-time worker po ako ng Panginoon. Full-time missionary ng Panginoon, discipler. On the side lang po yung pagiging engineer construction ko po. Dahil every moment po na pumupunta po kami sa kliyente or sa mga projects, sinasama ko po yung anak at asawa ko po. At lagi po ini-impress ng Panginoon na ibahagi ko po yung grasya niya o yung salita niya po dun sa tao. So, nung pag sinishare ko po, pinipray ko, Lord, pag sinirang ko ito, baka hindi ko makuha ang project. Hindi po eh. Most of the time, hindi ko po talaga nakukuha ang project. Ang sinasagot ni Lord, okay lang, basta Nashare na-share.
and God would provide. Sabi nga po sa Matthew 7:7, ask and it will be given, seek and you will find, knock and the door will be open. So yun po yung company po namin. Yun po, so ano po kami, may time po ng pagsaserve. Yan. So minsan po mauuna po si Carlo, tapos ako po magbabantay. Tapos minsan naman po kung ako po ang mag-serve, si Carlo po ang magbabantay. Yan po. Yan po. Yun po ang ginagawa po namin para po mapanatili po namin yung pag-serve pa rin po namin kay Lord. Yan po. Kasi mahirap po kung maliit pa po dahil pag makalingat lang po at hindi nakatingin ay hindi na po alam kung saan na po nagpupunta ang bata. Or bukol, or kung sugat. Ano po, pwede pong madapa. Yan. So, ano po, kaya po ang sinasabi po nila ay mahirap po po mag-alaga ng baby, yung sanggol daw po. Minsan masasabi ko talaga na mas madali pa yung kasi hindi gumagalaw. Ikaw magkocontrol. So, ito po ang bata. Ikaw na ang susunod. Ikaw na ang tatakbo. Ayan. So, talagang ano po. Ayan, kami naman po ay talagang nagpe-pray po kami lagi kasama po si Raya sa pagpe-pray. Nagpe-pray din po siya minsan. Ayan. At lagi po siyang nakikinig din ng mga worship song. Siya pa po nagre-request ng Jesus Loves Me. Ayan. So, ano po. Tuloy-tuloy pa rin po ang pag-share po namin sa kanya. Grabe. Yan ang tunay na serving God together in unity. Grabe yung sinabi ni Brother Carlo na kahit saan siya magpunta, isinasama niya yung kanyang mag-ina. Isinasama niya. At talagang manifestation yun ng pinangako ninyo sa Panginoon na paglilingkod. Di ba? Yeah. At pag nag- totoo din yung sinasabi sa Ecclesiastes, no, yung partnership. Iba, talagang sabi, you cannot do it alone, di ba? Mas mainam daw talaga, sabi doon ng Panginoon, di ba, binili na, pag may ginagawa ka, huwag mo itong gawin ng mag-isa. Mas mainam na may kasama ka. Dahil kung ikaw ay madadapa, merong magbabangon sa'yo. Di ba? At higit na mas matibay yung lubid na may tatlong strands, di ba? Kesa sa lubid na nag-iisa. Yun, ang galing, di ba? So, serving the Lord. So, nako, gusto pa man namin magtanong sa inyo. Kaya lang mukhang time na. Is up na, di ba? Siyempre, bibigyan din namin kayo ng pagkakataon na i-enjoy ang invitation sa inyo. So, para sa aming huling katanungan, Brother Carlo, maaari mo bang i-share sa ating mga kaabangers ngayong hapon all about serving God together in unity? Opo. Ayun po. Bali po, ayun mga kaabangers po natin. So, yung paglilingkod po natin sa Panginoon, lalo na po, sinasama po natin ang ating mahal sa buhay, ating pamilya, mas nagiging binded po ang pagsasama at ang tiwala at ang relasyon po namin sa Panginoon dahil makikita mo po yung hindi po mahirap yung mga bagay-bagay na pagsubok kung dalawa po kayo nagsaserve na parang yung lalo po kasi ang attack ng enemy sa atin sa pagsaserve gagawin po niya lahat para maharangan niya yung paglilingkod mo sa Panginoon o sa ministry po. So pag united po talaga kayo, mas sabi nga po assistant po to ni Holy Spirit So, pag may time po na parang ano po, ina-attack pa po ng enemy na maging busy-busyhan or magkaroon ng way na para hindi mag-serve. Hindi po, alam po ng bawat isa na ipupush mo po at i-motivate mo po ang yung kasama ang asawa po na maglingkod ng magkasama po. At saka napansin po namin na simula po nung nag-full-time po kami na naglilingkod sa Panginoon, never po kaming pinabayaan ng Panginoon sa aming mga ngailangan. Dahil po dati nang ang sasabihin po ng enemy na huwag ka nang mag-serve, mag-ano ka na lang, mag-tights ka na lang, mag-mentoring dito. The more po kami na nagsaserve, the more po na hindi lang po kami nakakapag-share ng gospel sa mga tao na hindi pa nakakilala sa Panginoon, kundi
kami din po ay lalo pong natututo dun po sa mga tao po na pinaglulungkuran po namin. At sabi nga po namin, wala pong chance. Lahat po ay planado po ng Panginoon. Kasi po, yung mga namimit po namin, may nakaka-relate po kami. Amen. Lalo po sa pinagdaanan po namin po. Yun lang po. Diba? Mas matibay na patotoo, di ba? Napakaganda po. Mga kaabangers, nakarelate po ba kayo? May sasabihin ka pa ba, Ate Ria? So, napakaganda, no? Serving together. Uh-huh. Serving God together in unity. Napakaganda, no? Na talagang may magpapalakasan. Kaya pala, sinasabi ni Pablo, no? Sa Hebreo 10:24-25, ang sabi niya doon, not neglecting, and let us consider how to stir up one another to love and good works. Diba? Not neglecting to meet together, as is the habit of some, but encouraging one another, and all the more as you say that they drawing near. Diba? So kapag talaga ikaw ay ang paglilingkod kagaya ng mag-asawang ito, diba? Yung kanila talagang paglilingkod, nagpapalakasan sila sa isa't isa. Sabi nga ni Brother Carlo na minsan inaano ka pa ng kaaway pero may Holy Spirit, may secretary ng ang kanyang misis ay secretary ng Holy Spirit na magpapaalala. Kaya pala sinasabi ni Pablo na magpaalalahanan kayo sa isa't isa. Magpalakasan kayo sa isa't isa. Yan yung serving together in unity. Nagkakaisa kayo sa yung common goal ninyo na para sa purpose talaga na inilagay ng Diyos sa buhay ninyo. Wow, hallelujah. Bagamat yung kanilang kwento, no, yung kanilang kwento ay maiksi lang, pero nandun yung, ayan, syempre. Pero, alam nyo ba, tita, pwede bang mag-advertise muna si Kuya ng kanilang, meron silang vlog eh. Yes, meron sila. Sige, bigyan natin sila ng time na i-advertise sila ang kanilang vlog. Ayan po, maraming salamat po. Kasi po, nitong mga nakaraang panahon po, parang nagiging mensahe po ng Panginoon sa amin na maging influencer po kami na para sa Panginoon. Na maging, kaga po, motivation po, kagaya po nito ang ginagawa po nila na nag-share po para mas lumakas po ang bawat isa ng pananampalataya sa Kanya at maging maitaas po natin ang Panginoon. So, gumawa po kami ng YouTube channel, ayan po, na all about po sa Panginoon at yung sa ano po yung mga biyaya na natatamuan. Alam po natin sa napakabilis na teknolohiya ngayon, marami po ang attack of the enemy digital na din po. So, kailangan po, meron pa rin pong workers ang Panginoon na maging influencer para sa Kanya. Yun po. Meron po kaming YouTube, Facebook, TikTok, Pamilya Z. Yun po. Pamilya Z. Opo. Ano ibig sabihin, bakit Pamilya Z? Yung Z po, yung last name po namin, Zandueta. Siyempre mga kaabangers, ayan, ngayong hapon na ito, dahil pinagbigyan tayo ng mag-asawang ito, dahil alam naman natin, no, busy sila, no? Sila nga ay umupo lang sa isang cafe para lang sila ay ma-interview natin ngayong hapon. Siyempre hindi matatapos ang hapong ito na wala tayong sorpresa para sa kanila. Yes, may, actually, yeah. Merong gustong humabol ng message live dito sa Zoom. Pero salamat Kuya Gab kahit late notice. At may humabol talagang mga nagmamahal kay Ate Val and kay Kuya Carlo to give a message. Sige po, pwede po kayong mag-open ng camera at magpakilala. Sige po, pasok po yung surprise friend natin dito sa Zoom. Ayan, hello! Wait lang po, sorry. I just changed my background video. I just came from a meeting, so
This is very, actually, last minute, as in ngayon lang. I just finished my meeting, so I'll just change. Ayan. Ayan, hello, good afternoon. Ayan, I'm so happy that I was able to join pa rin. Ayan, nakahabol po ako. Ayan, so I'm so happy. Akala ko I'm watching lang yung parang, it's a, parang hindi na siya live. I thought it was, the video ended na. So, akala ko nanonood na lang ako ng na post. But ayan, I'm happy. Live pa rin pala. Ayan, so good afternoon po sa inyong lahat. So, ayan, surprise kay Carl and kay Valerie. Actually, they are actually my ninang at ninong sa kasal. Ayan. Kaya talaga hindi ko naman pinalagpas itong chance na to give a message. Akala ko nga wala ng chance, pero binigay pa rin ni Lord, no? Binigyan tayo ng chance ni Lord na ang galing. Kasi as in, kakatapos lang po ng meeting ko. Kaya sabi ko, sayang naman hindi ako makabigay ng message. But then, God still gave us this chance na may time pa pala para mag-join sa Zoom na to. So, I just want to say my message to my ninong at ninong. Ayan, so actually, we met 2013, no? Ang tagal na. 2013 in just, from a travel. Ayan, we were travel buddy. So, medyo bata-bata pa kami noon. Ayan, and then, kaya talagang nakita rin namin yung growth sa bawat isa. Ayan, so it's so nice that Carlo and Val talagang nag-growth sila as a person and also yung nagkaroon din ng spiritual growth. And not only to them, kumbaga, shinare din nila yon sa akin. That's why I want to take this chance to say, to express my gratitude to both of them. Ayan, Ninang Val and Carlo, ayan, for being there, not only for me, but also dun sa husband ko. Kasi pandemic time, sila rin yung mga nakasama ko, ginaid nilang dalawa kami. Nung that time, ano pa lang ako, single pa kami, hindi pa kami kasal. Ayan, so naging part talaga sila ng spiritual growth din namin mag-asawa. Ayan, nung kinasal kami, so... pandemic time, nagkaroon kami ng Bible study, so talagang in-encourage din nila kami to join, and that really helped us, kami nung partner ko, nung husband ko ngayon nga, na nagkaroon ng spiritual growth. So I'd like to take this time to say my thank you, dahil in-expose nyo kami sa ganong opportunity to really know God further and to deepen our relationship with the Lord. So, yun lang ngayon, medyo naging busy. Pero, we were together last April to celebrate my birthday. Pinuntahan pa nila ako sa Tagaytay. Talagang, they went there all the way from parang Antipolo pa nga ata yun. So, ganun kalayo. Pero, late na sila dumating sa birthday ko. Pero, I really appreciate it. Binigyan nila ako ng time. So, kaya, they're very close to my heart. Ayan. Kaya, maraming salamat. Both of you are a true blessing in my life and in John's life, my husband. Ayan. So, your wisdom, your prayers, and encouragement, ayan, have been a source of strength. And especially during difficult times, kasi of course, yung hope na hinahanap din natin, it's always in God's message, in God's words. Ayan. Kaya maraming salamat because God is continuously using your lives. Na mag-share pa kayo ng goodness of the Lord. Ayan. And hoping in the next months, ayan, magkaroon ulit tayo ng catch up, magkita-kita ulit tayo. Ayan. So thank you so much. I love you both, Ninang Carlo and Val. Thank you, Sid. We love you. Surprise soon. Kami, thank you. Yes. Magkasama po kami sa palagos niya. Opo. Yes. Ayan. See you soon. See you soon po. Love you. We love you. Love you po. Bye-bye. Wow, thank you very much. Ang ganda ng mensahe. Ano pang inyong naisabihin doon sa nagbigay sa inyo ng mensahe, Brother Carlo and Sister Val? Ayan. Thank you so much, Sid. Yan. Kasama po namin siya noong nagkakilala pa lang po kami. So kasama po namin siya, first time din namin siya nakilala noong time na yon. Opo. Ayan. So
kasama po siya dun sa joiner din na hindi namin kilala, na hanggang ngayon ay friend pa rin po namin. So more than friends na po dahil. Brothers and sisters. So, brothers and sisters in Christ. At yun nga po, as sabi nga po ni Sid, nagninong and ninang na po kami sa kanilang wedding. Yan. So, ayun din po. Marami po kaming mga challenges na pinagsamahan din po, mga through good and bad times din po. Nakaano po kami sa kanila. Yan. And likewise, yan. Kami po ay talagang nagpe-pray po for each other. And thank you so much, Sid, for your time. Alam po namin, busy din po siya talaga, sobra. And thank you sa effort and your message. We love you and regards also to John. Yan. Magkikita po ulit kami. Di pa po namin alam kailan kasi lagi po tayong mga busy lahat. Pero si Lord na po bahala ulit. Yan po. Wow, thank you so much. At syempre, bago tayo mag-iwahiwalay na apat, no? Any last piece of advice that you would like to give to our Kaabangers from the both of you? Ayun po, sa akin po, whenever you go through trials or challenges, please don't stay away from God, but you run back to Him. Always run back to Him. And always pray that He will help you and guide you and give you wisdom, because in this world, we have so many distractions. And He will always be the number one source of wisdom and guidance. So mag-focus po talaga tayo sa Kanya, sa words Niya. And He will always make a way to help us. Ako po, paborito po naming live verse, ang Matthew 6:33. Seek His kingdom and His righteousness and all these things will be added unto you. Maraming po. Maraming salamat po. And God bless us all po. Amen. Diba? Huwag daw lalayo. Run back to God. Wow, napakaganda naman ng mensahe na iniwan ni Sister Valerie. Kasi bukas, ang ating pong pag-uusapan is all about tested but not tempted. Kaya don't run away if you are being tested. It means that you need to trust God, because it is just testing, not tempting. Yan. Kaya never run away from the Lord. Kasi sabi nga ni Brother Carlos, seek first the kingdom of God and His righteousness, and everything shall be added unto you. So if you are tested, you are not being tempted. Just keep trusting the Lord. Amen. And keep serving the Lord in unity with the Holy Spirit. For it is the Holy Spirit that will give you strength. Diba? And will stir up your spirit para yung strength na kailangan mo, makuha mo. Diba? Yes. So, maraming salamat, Maria Razo. Salamat, Tita Zan. Ayan, maraming salamat, Brother Carlo and Sister Valerie. At sobrang nag-enjoy kami sa pakikipagkwentuhan sa inyo ngayong hapon na to. And we know that the Kaabangers also ay nag-enjoy. Maraming salamat sa inyong dalawa. At kayo'y ingatan ng Panginoon saan man kayo ngayon naroroon. And enjoy the rest of the day, di ba? In the presence of the Lord. Sobrang maraming salamat. Ayan. Maraming salamat din, mga Kaabangers. At syempre, this is not parting time lang to. Uh-huh. Pero we will see you again tomorrow. For another revelation of God sa mga bagong kapahayagan ng ating Panginoon. Kita-kits ulit tayo, mga Kaabangers, same time. Ayan. Dito lang sa Yes, DLS, Real Life, Real Talk, Real Life Talk. Goodbye and see you again tomorrow. Bye. Goodbye. Bye, Brother Carlo and Sister Valerie and Sister Seed. And C. Hiraya. Yan. Bye. God bless everyone. Thank you po. God bless. Thank you. Okay.